Magsitayo na po ang lahat. Viva po ang Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon, ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva po ang Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Biyernes tayo ng ikapito na linggo ng Pasko ng pagkabuhay ng Poong Hesus Nazareno. At ngayong 26 ng Mayo, ating gunitain si San Felipe Neri. San Felipe Neri ay tinatawag na Filippo Romolo Neri, ang pangalawang apostol ng Roma, sapagkat ang unang apostol ay San Pedro. Pinanganak siya noong 22 ng Hulyo, 1515, sa tatay niya na isang abogado na Francisco de Neri, at ang kanyang nanay sa Crescia da Musiano na mula sa Maharlika na pamilya. Siya ay nag-aral muna sa mga Dominikano at pagkatapos napunta siya sa mga Agustiniano, at noong 1548 ay kanyang itinayo ang confraternity ng Holy Trinity, at noong 1551 ay kanyang itinayo ang kongregasyon ng mga pari ng Oratorio o Oratorians. Siya ay namatay 26 ng Mayo 1595 sa edad ng 79. Siya ay masiyahin, at dahil sa kanyang kabaitan at kanyang pagtulong sa mga mahirap, siya ay nahirang na santo. Sama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kayong nasa sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Sino ng Quiapo, ang mga intensyon ng mga nakrospusting, ng mga chapels, groups at communities, ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon na para sa mga taong nagpadala rin para sa atin ng kanilang mga pamisa. At idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine at sa Sudan. Mga kapatid, sa gawa ng mga apostol, si San Pablo ay ipapadala sa Roma upang doon ipagpatuloy niya ang pagsasaksi sa kanyang panampalataya sa ating Panginoong Hesus na nabuhay muli. At sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, ang ating Panginoon ay nagtanong kay Pedro ng tatlong beses na kung siya ba'y may pag-ibig, at inibig niya ang Panginoon. Tayo rin ay laging tinatanong ng ating Panginoon, tayo ba'y umibig sa Kanya
sumasandali na tayo ay hindi gaanong umibig sa Panginoon sapagkat ang iniibig natin ay ang ating sarili o dili kaya ang mga material na bagay ito sa mundo at dahil dito tayo nagkasala. Kaya dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnawain tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong puso mong ipinagkaloob sa iyong mga matapat na lingkod ang kadakilaang maging banal na iyong ikinalulugod. Ipagalo mong sa mapag-alab kami ng ningas ng iyong Espiritu Santo na siyang kumpuspos sa kaluuban ni San Felipe Neri. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Caesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda na mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasa sakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang pani at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasa sakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipabaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yung kanyang kabutihan. Panginooy, may luklukan, matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit,
Sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ampon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon, sa nilikhay, magaharing walang hanggan. O, purihin ninyo siya, kayo mga anghel ng Diyos, kayo mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Upo, Panginoon, nalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Upo, Panginoon. Nalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani ni Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat maikatlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamatay si Pedro at sa gayoy maparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat.
purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Biyernes na naman tayo, kahit na may banta sa Super Typhoon na si Betty o sa International Codename Marwar, tayo ay nagsiksikan pa rin na magpahayag ng ating pag-ibig at ng ating debosyon sa ating Poong Hesus Nazareno. Napakaganda po ang tanong sa ating Ebanghelyo. Tinanong ng ating Panginoong Hesus, iniibig mo ba ako, Pedro? At kaparihas na tanong din. Tinanong rin kayo, tinanong rin ako, tayo rin ay tinatanong lahat ng Panginoon. Iniibig mo ba ako? Pero bago po natin tingnan ang tungkol sa pag-ibig, atin pong ipahayag na talagang nagmamahal ang Diyos sa atin. Nagmamahal ng tunay. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos at dahil tayo mahal niya, tayo ay kanyang laging tinatanong tungkol sa pag-ibig, kung tayo ba'y umibig ng tunay. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 15, Kapitulo 21, mula sa versikulo 15 hanggang 19, matapos noong kumain ng ating Panginoon, ito po ay nabuhay muli na ang ating Panginoong Hesus, ay kanyang tinanong si Pedro ng tatlong beses kung iniibig ba niya. Pero pagtingnan po natin ang ating Ebanghelyo sa orinal na pagkasulat nito, ay lalo pong kaiba ang picture. Bakit po? Sa versikulo 15, Kapitulo 21, Ebanghelyo ni San Juan, ang tanong po ng ating Panginoon kay Pedro ay gumagamit po ng salitang agape. Ang agape ay malalim na pag-ibig, dalisay na pag-ibig, tunay na pag-ibig. Pero ang sagot ni San Pedro ay phileo. Ibig sabihin, ordinaryo na pagmamahal. Para bang sinasabi ng ating Panginoon, Pedro, iniibig mo ba akong tunay? Sabi ni Pedro, mahal lang kita o gusto lang kita. Kasi yun ang kahulugan ng phileo. Samantala, ang ginamit ng ating Panginoon is agapas me. Tunay mo ba akong iniibig? Pero sinasabi pa ng ating Panginoon, sige, pakainin mo ang mga tupang, mga maliliit. Sa versikulo 19, sa versikulo 16, Kapitulo 21, Ebanghelyo ni San Juan, nagtanong uli ang Panginoon kay Pedro, agapas me. Sumagot uli si Pedro, phileo. Kaya sa versikulo 17, ang ating Panginoon ay bumaba na sa kanyang tanong at sabi, Pedro, phileis me. Sagot ni Pedro, alam mo ang lahat, phileo si. Ibig sabihin, kung atin pong tingnan, hindi kaya ni San Pedro na magmahal ng dakila, pero tanggap pa rin ng Panginoon. Yung ating Panginoong Hesus, yan na mismo ang bumaba. Dahil itong tatlong tanong ay matapos ng ginawa ni San Pedro sa ating Panginoon na tatlong beses nagtatwa. Nagtatwa si San Pedro noong nahuli na ang ating Panginoon at siya'y pinahirapan. Ang una pong pagtatwa ni San Pedro ay sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 18-14, nung tinanong siya ng isang babae doon sa pintuan at sabi, ikaw, kasama ka ni Jesus. Hindi niya tinanggap
tinatwa niya. Ang pangalawa, sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 26, versikulo 69, doon sa may apoy, kanya rin itinatwa ang Panginoon. At sagsabi pa siya, hindi talaga siya kasama ng Panginoon. At ang pangatlo, yung kanyang pagtatwa ng Panginoon. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 22, versikulo 58, nung tinanong siya ng isang lalaki na doon rin sa may apoy, sa courtyard, sinabi rin niya na hindi siya Kristiyano. Hanggang tumunog o tumilaok ang manok, doon siya umiiyak. Nagbalik loob si Pedro. Nagbalik loob siya dahil kanya pong itinatwa ng tatlong bisis ang Panginoon. Pero hindi siya sinambatan ng Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon. Tinanong siya kung iniibig ba siya. Pero ang pag-ibig na kaya lang ni San Pedro ay hanggang ordinaryo na philia. Kaya sinasabi niya, philiosi. Minamahal kita, Panginoon. Samantalang ang tanong ng Panginoon ay kung siya ay mahalin ng tunay, kaya agapes mo. Sa buhay rin natin, tayo ay tinatanong ng ating Panginoon sa ating pagsasaksi. Kung tayo ba ay nabuhay ng pag-ibig na tunay sa Kanya. Gaya ng nangyari kay San Pablo, sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 25, verso 13 hanggang 21, na kung saan si Pisto ay kanya pong ipinahayag na dalhin na si San Pablo dahil isinakdal tungkol sa pagsasaksi niya na si Jesus na nabuhay muli kahit ito'y patay, na hindi matanggap ng mga pinuno ng mga Israelita at ng mga dakilang mga namumuno at ng pare o saserdote ng templo sa Jerusalem. Kaya mayroong sinasabi dito sa ating mga pagbasa na kung minsan hindi natin katanggap-tanggap ang paraan ng Diyos. Ang gusto lang natin ang ating mga paraan. Kung minsan hindi kasi natin nakikita ang tunay na pagmamahal, ang tunay na pag-ibig. Sapagkat napakarami ng pinupost natin sa Facebook, sa TikTok, sa iba pang mga apps sa ating social media, sa mga nakikita natin sa mga internet na mayroong love, mayroong pang iba't ibang klaseng love. Pero yung pag-ibig na yan ay hindi talaga katumbas sa pag-ibig ng ating Panginoon. Sapagkat ang kanyang pag-ibig na kanya pong ipinapahayag sa atin ay ang agape, ang malalim, wagas, dalisay at tunay na pag-ibig. Na handa po siyang nag-alay ng kanyang buhay, nagpakasakit sa cross, namatay at nabuhay muli dahil handa po siyang magpahayag ng kanyang pag-ibig. Totoo yung kanyang sinasabi sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, verso 13, walang pinakadakilang may pag-ibig pa liban sa isang tao na nag-alay ng kanyang buhay sa kanyang iniibig. Nag-alay ang Panginoon ng kanyang buhay para sa atin upang ipahayag na tayo ay kanyang minamahal, na tayo ay kanyang iniibig. Hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Ang kailangan lang po natin ay ating tingnan kung tayo ba'y nabubuhay rin sa pag-ibig ng isang Kristiyano. Sapagkat ang pag-ibig ay siyang sagot sa lahat ng mga problema sa modernong panahon. Sa modernong panahon, napakalakas ang pagkakanya-kanya. Ang mga tao ay dahil may sarili ng cellphone sa kanilang bulsa, may sarili ng computer na dala-dala nila. May sarili na silang programa at ipopost nila sa kanilang mga
apps sa kanilang cellphone o dili kaya sa computer, nagkakanya-kanya na. Ang ating modernong panahon ay tinatawag ng ating Santo Papa Pope Francis na panahon ng individualismo. At tawagin ko pa nga super-individualismo. Dahil sobra na, tinitingnan na natin ang ating sarili. Nakalimutan na natin na tayo isang bahagi ng isang sambayanan na nabuklod ng pag-ibig sapagkat ito yung utos ng Panginoon. Kaya sinasabi niya, Ebanghelyo San Juan, Kapitulo 15, Verso 12, nagbibigay ko sa inyo ng utos, mag-ibigan kayo. Mag-ibigan, ito yung pinakautos ng Panginoon. At ito yung magpapahayag na tayo ay para sa Diyos. Sapagkat makilala na tayo ay mga Kristiyano kung tayo ay nabubuhay sa pag-ibig. Kaya nga sinasabi ni San Juan de la Cruz sa kanyang naisulat na aklat na Salida del Monte Carmelo o ang pag-akyat sa Bundok Carmel, sinasabi niya, sa kaulilihan ng buhay, tayo po'y tatanungin ng Panginoon, gaano mo ako iniibig? Sa kaulihulihan, tatanungin tayo ng ating Panginoon, gaano tayo umibig sa Kanya? Gaano tayo nagpahayag sa kongkrito ng pag-ibig na kung saan hindi lang mga salita, bagkos na pahayag sa gawa? Sapagkat ang pag-ibig ay ang ating pagkilala, pagrespeto, pagtanggap sa ating kapwa. At pag ang ating pakikitungo na mayroon tayong habag, na mayroon tayong pakikisama, na mayroon tayong tunay na paggawa ng mabuti para sa ating kapwa. Ang pag-ibig ni Kristo ay dapat mapahayag sa ating buhay dahil iniibig niya tayo. Siya ay namatay sa cross. Ganon kadakila, kalaki ang kanyang pag-ibig na kanya pong pinapahayag sa kanyang pagdipa ng kanyang kamay, na ipako ang kanyang kamay, na siyang tumutulong at gumagawa ng himala, nagpakain ng marami. Ipinako ang kanyang paa na siyang ginagamit upang maglalakad siya at magtuturo sa mabuting balita. Nilagyan ng matinik na kuruna ang kanyang ulo na walang ibang iniisip paano tayo ibigin. Ang kanyang puso ay sinugatan ng sibat na pusong umiibig ng tunay sa atin. Ganon kahirap ang ginadama ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Ano ang ating tugon na pag-ibig sa Kanya? Tayo ba'y umiibig ng tunay sa Kanya? Kaya ang bawat pamilya natin ay nabuhay sa pag-ibig, pagmamahalan. Tayo ba'y nagtrabaho na may pagmamahal? Kaya ating ginagamit ang lahat para sa kabutihan, para sa lahat. Tayo ba'y mayroong adikain sa pag-ibig? Kaya tayo nagkakaisa upang buklorin natin ang panibagong kultura ng ating mundo, ang kultura ng pag-ibig at hindi kultura ng patayan. Hindi kultura ng politika, hindi kultura ng pangungurakot, bagkus kultura ng pagmamahalan, pagkakaisa para sa ikaubuti ng lahat. Naway, sa mga darating na panahon dahil sa bagyo na biti na napakalakas ito, at kung ano man ang mga pinsala sa mga kapwa natin, ating ipadama ang ating pag-ibig sa Diyos sa kongkrito na pagmamahal din sa mga kapwa nating may pinagdaanan sa buhay. Lahat tayo ay nangailangan ng pag-ibig, lalo't higit na sa pag-ibig sa Diyos
Pero ang pag-ibig sa Diyos ay ating madama kapag tayo'y nabuhay sa pag-ibig, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya sinasabi sa nang sulat ni San Juan, Kapitulo 4, verso 18 hanggang 19, sa versikulo 7, ang Diyos ay pag-ibig. Kung nariyan ang Diyos, kung nariyan ang pag-ibig, nariyan ang Diyos. Kaya sa versikulo 19 hanggang 21, kung sinasabi natin iniibig ang Diyos, ngunit napupuot sa ating kapwa, tayong lahat ay sinungaling. Paano natin masabi na iniibig natin ang Diyos, ngunit napupuot tayo sa ating kapwa? Iwaksi natin ang puot, ang kawalan ng pansin sa kapwa. Ating ipadama ang pag-ibig upang ang Diyos ng pag-ibig, ang ating Poong Hesus Nazareno na umibig sa atin ng tunay, ay siyang pumapanginoon at maghahari ng ating mga puso. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bunga ng pagkaunawang isinugo tayo sa misyong katulad kay San Pedro, hilingin po natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya at ating pong itugon. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang Santo Papa at lahat ng may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga mag-asawa, naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama, makasalanan, naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga may sakit at nababagabag, naway makaranas ng presensya ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga pagdurusa at paghihirap. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makatanggap ng liwanag, kaligayahan at kapanatagan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang anak upang iligtas ang mundo sa pamagitan ng gawain ng iyong simbahan. Palakasin nawa ang aming loob ng halimbawa ni San Pedro upang magsikap kami para sa paglaganap ng iyong kaharian sa lupa. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ni Patido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ng pagpupuri at pasalamat, lagi nawa naming magampanan ng buong galap na sambahin ang ngalan mo at paglingkuran ang kapwa-tao.
gaya ng ginanap ni San Pilipinire. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapalingan, tunay marapat ni kaya aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon San Pilipinire ay pinarangalan sa buhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panungkulan. Kahit si Jesucristo na maasahan sa katapatan, ay inihayag sa pangisiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangisiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa palangin kailang iniukol kaisa ng sabihin dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga helisisyawit ng papuri sa iyo ng humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa karakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana, o sana, sa kaitaasan. O sana, o sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, o sana, sa kaitaasan. Sana, o sana, sa kaitaasan. Sana, o sana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ang banal, ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak na alay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ngayon na rapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niyo sinaming Ubispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sihil mo buhay ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawanin mo napatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisaan mga Birhen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niya ang San Jose, kaisaan mga apostol, isan Juan Bautista, isan Pilipinere, isan Roque, isan Luiso Reyes de Manila, isan Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan ng telesalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Limutin nakaraang araw, sariwain kahit balik tanaw, takip silim di man mapigilan, sandali lang ang dilim. Yung bilangin ang bawat sandaling kagalakay wari-walang patid. Magkasama tayo sa pagsapi ng sanlangit
daigdig. Minamahal kita ang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig at ako sa iyo'y aawi. Alaala ng pagkakaibigan sa puso, itago ingatan sa pagsilay ng bukas tingnan. Alaala at puso'y isa, ako sa iyo'y aawit. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan, nasalubungin ang pagdating ng imahen ng Mahal na Birhen ng Lourdes sa darating na May 27, 2023, Sabado, sa ganap na alas 4:30 ng hapon. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay sa ganap na 5 ng hapon. Mananatili po ang imahen hanggang June 3, 2023, Sabado, at ang misa ng pamamaalam ay sa ganap na 12 ng tanghali. Pakiisa po tayo. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, inaapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay lagi nawang manabik na tumanggap sa pagkaing nagbibigay buhay katulad na naging pananabik ni San Felipe Neri. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilawak ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa kay Nuestro sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo, kay Managnay sa magitan ng iba't ibang social media platform at post-posting sa iba't ibang paranaway ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno.
pagpabaon po sa misang ito. Si San Pilipineri ay isang masiyahin na tao dahil siya ay umibig sa Diyos ng tunay, ipinapahayag niya ang kagalakan ng kanyang puso. Naway, lagi rin tayong masaya at magalak sapagkat mahal tayo ng Diyos. Ngayon po ang buwas-buwas, mangyari po lamang itas bagya, mga bagay-bagay na paspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus na sarino, inagmasin ng cross, ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo kailangan niyang kanan, nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang malang imahin, nasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon nito naway maalala ang pangako nun sa binyag na ikaw ay naibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maiking taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.